Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Welcome back po mga kabarangay at welcome sa ating Information Desk segment kung saan ang inyong mga katanungan ay sasagutin mismo ng dating kapitan at undersecretary ng Barangay Affairs, Yusek Cap Martindino. Kaya't umpisahan na po natin, Yusek, galing po ito sa isang kapitan na ayaw na po na niyang magpa-mention ng kanyang pangalan pero legitimate naman po ang kanyang katanungan. Ang tanong po niya ay pwede daw po bang humawak ng committee ang isang punong barangay? Pwede. Lalong-lalo na ang Committee on Peace and Order. Pwedeng humawak ang barangay captain ng committee na kung saan ito ay actually hindi na kailangang pagbotohan dahil talagang karamihan ng mga committee chairman on peace and order ay pinangungunahan na ni Kapitan yan. Kaya't maaari po na humawak ng committee ang ating punong barangay maliban sa committee ng appropriation, maliban sa committee tungkol sa pananalapi. Pero sa peace and order, yan po ay pwedeng hawakan ni Kapitan. Okay. Ayan, maraming salamat. Napakalinaw po ng explanation, Yusek. Mula naman po kay Wahid Radhabulan. Yusek, ano po ba ang trabaho ng barangay administrator? At kung isa siyang opisyal, pwede po ba siyang umattend ng session? Actually, hindi ako nagkaroon ng barangay administration during my time. Ngayon lang yan, ano? Dahil unang-una, nandyan ang aking barangay secretary, nandyan na ang aking barangay treasurer, and of course, meron na akong mga officer of the day. Kaya yung barangay administrator ay bago yan, no? Hindi ko inabot yan. Pero ito lang, ang maaari lang umaten ng pagpupulong ay ang ating mga barangay, una kay Kapitan, Pitong Kagawad at saka si SK Chairman. Pagkatapos, andyan din po ang Barangay Secretary para kumuha ng minutes ng meeting. Ang mga Barangay Treasurer ay per request. Pagka siya ay mag-uulat ng pananalapi ng barangay at pagka siya ay i-acknowledge ng Barangay Council, pwede din pong ipatawag ang administrator ng barangay kung may mga katanungan sa kanya ang ating mga barangay kagawad, ang ating mga barangay official. Kaya kung tutuusin, ang talagang mandatory na nasa pagpupulong ay si Kapitan, Pitong Kagawad, SK Chairman, and the Barangay Secretary who gets the minutes of the meeting. Maraming salamat, Yusek. Mag-a-add lang po ako ng konti, no, para sa kaalaman po. Kasi tama po yun, may mga barangay na may admin at saka secretary. Sa amin naman po, na-experience ko, meron kaming barangay admin. Siya po talaga nag-handle ng mga kinukuha, mga certificate of indigency, barangay certificate, business permits. Dahil sa laki ng barangay namin, hindi na kaya ng barangay secretary doon yung administrative duties pa. Yung barangay secretary naman namin ay umaattend ng session namin at saka kung anong iutos ng kapitan. Ayun po yun yung difference nila. Pero sa amin nagkaroon ng barangay administration, administrator, Mr. Undersecretary, sapagkat sa laki ng barangay namin, 80,000 ang population, hinati yung trabaho po nila. Okay po. Totoo yan, ano? Kasi siyempre, kamukha ngayon yung malalaking barangay. Tama lang na magkaroon ng satellite office. Dahil unang-una, sa laki ng barangay, malayo yung pinupuntahan ng mga constituent natin. Kailangan pa sila mag-tricycle, spending sometimes up to 100 pesos. Para makarating lang sa barangay hall. Samantalang kukuha lang sila ng barangay clearance na nagkakalagang 20 pesos, 50 pesos. Now, because of that new technology na meron na tayong computer, tapos meron tayong internet, madali na yan. No? Kaya, yun na nga, may satellite office tayo. At si Kapitan naman, meron power to deputize. Yan. Kaya, yun na nga, meron tayong administrator at actually, meron nga tayo mga bookkeeper pa dyan pagka malalaking barangay na yan.
So, ayan po ang ating kasagutan dyan. Okay po, maraming salamat po Yusek at Kags Butch. At para naman po kay Mr. Wahid, sana po ay nalinawan po kayo tungkol dito. Ito naman po ay mula kay Kagawad May Santos ng Barangay Lian. Yusek, ang konseho po ba ay pwedeng magpasa ng ordinansa para ipataas ang honorarium ng barangay officials? Pwede. Pwedeng ipataas ang honorarium ng barangay official, kaya lang hindi makikinabang ang kasalukuyang council. Ang makikinabang niyan ay yung susunod na konseho. Dahil magiging self-serving ang magiging panukalang batas ninyo. Kaya kung kayo ay magtataas ng honorarium, hindi kayo ang makikinabang kung hindi ang susunod na halal at saka appointed ng mga barangay official. Okay? Maraming salamat. Alam nyo, ngayon ko lang nalaman yan. Maraming salamat, Yusek. At talagang every week meron talagang natututunan din eh. Mula naman po kay Mr. Johnny Gilot, punong barangay ng barangay Minapasok, Calatrava, Negros Occidental. Yusek, bakit hindi po tinatanggap ng ospital ng Calatrava at San Carlos City ang aking pirma sa barangay certificate of indigency ng aking mga constituents? Pwede po ba yun? At ano po maaari ko pong gawin? Unang-una, Yusek, siguro, ano ho ba muna ang Certificate of Indigency at ano ho ang purpose nito? Okay, yung Certificate of Indigency, ayan ang magpapatunay na ang mga lumalapit at humihingi ng Certificate of Indigency ay kapos sa buhay. Sabihin na natin ang mga mahihirap, poorest of the poorest in the barangay. At sila ang merong poder o karapatan na humingi ng tulong, unang-una sa PCSO, sa ating malasakit center, sa ating mga ahensya ng pamahalaan, kamukha ng DSWD. Kaya kailangan mahalaga ang tinatawag na Certificate of Indigency. At ito na nga minsan ang aking na papagalitan ng mga kapitan na ginagamit pamumulitika ito. Pagka merong humingi ng tulong sa kanila at humingi ng Certificate of Indigency, porke kalaban sa politika, hindi binibigyan, mga kapitan, pag nagsumbong sa akin itong mahihirap na to at inyong dinideprive at sa pagbibigay ng Certificate of Indigency, eh mananagot kayo sa akin. Maniwala po kayo. Dahil pag napatunayan natin na mahirap yan at nag-request sa inyo, dininay ninyo, eh pakakasuhan ko kayo sa Office of the Ombudsman. At doon naman, sa doktor o yung ospital na hindi kumilala sa Certificate of Indigency, pwede ko kayong kasuhan sa Department of Health. Pwede po kaming magreklamo dahil sa inyong pagiging incompetent. Dahil unang-una, kaya nga Certificate of Indigency, lalong-lalo na kung kayo ay government hospital, unahin yung tulungan ang mahihirap. Huwag nyong pahirapan. Sabi nga ni Presidente, pagka may mga ganyan, na government official na nagpapahirap, nangungutong, murahin nyo, sampalin ninyo. Ayan po. Kaya, Kapitan, dumulog ka sa akin at agad-agad susulatan ko ang Department of Health, si Secretary Duque, para kastiguhin yung mga official ng ospital na hindi kumikilala sa Certificate of Indigency na ini-issue mo. Yusek, magpa-follow up lang ako. Tungkol doon sa barangay certificates naman, halimbawa, pero ang reason for employment purposes, ibig sabihin naghahanap ng trabaho. Kailangan pa ba natin singilin yon dahil nga for employment purposes? Samantalang ang estudyante yun o ang nag-a-apply, wala pa raw sumisweldo. Okay, mandatory. Pagka first time na humingi ng certificate of employment no, sa barangay na gagamitin, libre po yan. Merong direktiba yan na pinalabas. Pero pagka humingi po ng pangalawa, depende na po yan sa barangay. Na kung gusto nyo singilin o kung gusto nyo na hindi na. Ang ibig kong sabihin sa pangalawang application. Pero mandatory sa first application, libre dapat yan. Dahil first time na magkakaroon ng hanap buhay, yung lumalapit sa inyo na kabarangay ninyo. Okay yan, Kapitan.
maliwanag sa inyo yan, ha? Okay. Okay po, maraming salamat po, Yusek. Ang kasunod po nating katanungan ay mula po kay Melal Leoncio. Isa po akong kagawad, Yusek. Pwede po bang makialam ang kapitan sa lahat ng ordinansa at resolusyon na ipasa ng konseho? Pati po sa session ay lagi siyang nakikialam. Salamat po. Ito na yung tinatawag natin parliamentary rules. Kaya kayo mga kapitan, makinig kayo, ha? Nung nagbineyo kayo, tinuruan kayo kung paano yung parliamentary rules. Anong ibig sabihin? Pagka nag-umpisa ang section, ang kapitan, siya ang presiding officer. Pag presiding officer, ikaw ang traffic man. Ang gagawin mo, ikaw ang magta-traffic yung pag-conduct ng meeting. Halimbawa, sasabihin ni kapitan, session now is call to order. Pag bang ng gabel, walang pwedeng makialam kahit presidente ng Pilipinas sa meeting ng barangay. Andun lang sila to observe. Pag hindi sila in-acknowledge ng presiding officer o ang punong barangay, hindi sila pwedeng magsalita. At pagka sinabi ni kapitan na merong mga issue, isa-isa yan, kamukhan yan, sa conduct of meeting, unang-una, siyempre, roll call. Tatanungin ni kapitan kung merong quorum si secretary. At pag sinabi ni secretary na presiding officer, there is a quorum. Ang sasabihin ni kapitan, now there is a quorum, we are ready to observe yung conduct ng meeting. Pwede na po. Uumpisa na yan, no? We are ready to transact business. Yan ang sasabihin ni Kapitan. O handa na tayong tumalakay ng mga pangunahing usapin sa barangay. Tapos ngayon, ipapasa nyo ang minutes of the previous meeting. Babasahin yon ng secretary. Pagka may mali, magsasalita si kagawad. Mali po yon, hindi po yan ang napag-usapan at doon ay pagbubutuhan. Pagka naayos nyo na yung na previous meeting, eto na ngayon, sasabihin na ng isang kagawad na I move for the approval of the previous meeting. Okay? Tapos syempre, ang susunod dyan, pwede nyong unahin yung agenda, yung mga pag-uusapan. Ganyan ho ka busisi ang isang meeting, yung parliamentary. Ngayon, merong magpapanukalang batas. Nakalagay na yan. Kagawad 1, ako po ay maghahain ng panukalang batas. Sasabihin ni Kapitan, ngayon, eto na. Ngayon ay pwede na tayong bumoto kung papayagan na natin itong ano. Ngayon, in the event na nagkaroon ng tie, that's the time makikialam si Kapitan sa paggawa ng ano, to break the tie. Ayan yon. Ngayon, gusto ni Kapitan na gumawa ng panukalang batas. Ang sasabihin ni Kapitan sa body, ako po ay humihingi ng kapahintulutan bilang bumaba sa presiding officer at maging regular na kasama ng council. Itinatalaga ko si Kagawad 1 na mag-akto bilang isang temporary presiding officer para yung aking gustong panukala ay mapag-usapan sa konseho. Pwede po na bumaba si Kapitan bilang kagawad. At pagka nahain niya na yung kanyang gustong panukala, sasabihin ni Kapitan na temporary presiding officer, I am now ready to assume my office o yung kanyang pagiging presiding officer. Pwede po. Pwedeng mag-rekomenda o maghain ng panukalang batas ang punong barangay. Maraming salamat, Yusek. Bago po tayo sa huling katanungan sa ating po mga viewers na mga kagawad at kapitan, nais kong batiin ang aking anak, happy debut, Chelsea Reynaldo Serrano. Mamaya, magkikita tayo, anak, at debut mo ngayon. Happy birthday, Kagawad. Bunso ko. Dalagita, ha? Bunso, dalawa sila, dalawang babae, anak. Oh. Good. Ito na po, huling katanungan, Yusek, mula kay Ray Chris Tomines. Isa po akong appointed na kagawad dahil sa pagkamatay ng isang kagawad sa amin. Tanong ko po, bilang appointed, ako po ba ay pwede ring patanggalin anytime? May expiration period po ba ang pagiging appointed kagawad? Wala. Pag ikaw ay na-appoint na kagawad,
hanggang matapos ang termino ng inyong konseho, ikaw ay kagawad. Maliban lamang kung ikaw ay makasuhan. At ang pwede lang magtanggal sa iyo ay ang City Council, pag yung tinatawag natin sanggunian, or the Office of the Ombudsman. Ayan po ang mga sangay o ahensya ng pamahalaan na nagsususpindi o nagtatanggal ng mga kagawad. Dahil kahit na appointed ka lang, all the privileges ng isang regular kagawad ay makakamit mo. Okay? Okay po. Maraming salamat po, Yusek. At dyan na po nagtatapos ang information desk segment natin. Ngayon po, na tatlong humigit kumulang na dalawang linggo na lamang bago ang nalalapit na eleksyon ay umiinit araw-araw ang bangayan sa social media, sa kalsada na pinagmumulan ng maraming alitan sa ating mga Pilipino. Pag-uusapan po natin yan sa susunod na segment ng Best Practices Voter Edition. Dito lang yan sa Barangay Tayo.